This morning, we will have our third episode in What is Man? So doon sa mga nagsubaybay sa atin, you have finished already 1 and 2, and this is now the third episode. What is man? Ano ba ang tao? We want to know this. Sabi ko sa inyo, napaka-importante po nito. Kasi this would help us understand yung pagbagsak ng tao. Ano ba ang nangyari? At ano ang solusyon doon sa pagbagsak ng tao na ginawa ng Diyos para sa atin? And then, paano natin mapaglabanan ang araw-araw ng mga sitwasyon and then maging ang kaaway ng ating kaluluwa? Paano natin ito mapaglabanan na mayroong siguradong pagtatagumpay? Di po ba? Okay, so let's dito po ang bali pag-aaralan natin yon sa episode 3. The Spirit, Soul, and Body After the Fall. Ano ba? Ano ba ang nangyari sa ating spirito, kaluluwa, at sa ating katawan matapos ang pagbagsak ng tao? Yung pagkahulog ng tao sa kasalanan. Ang tinutukoy natin na tao dito, of course, si Adan at si Eva. Ano ba ang nangyari sa espiritu, sa kaluluwa, at sa katawan matapos bumagsak po ang sangkatauhan? Now, a little review doon sa napag-aralan na po natin, dyan sa picture na nakikita po ninyo, ay napag-aralan na rin natin na talagang may tatlong bahagi po ang tao. Ito nga, nakita natin sa 1 Thessalonians 5:23, mayroon tayong espiritu, mayroon tayong kaluluwa, at mayroon tayong katawan. So, spiritual life, soulical life, or soulless life, and then physical life. So, ano ba ang nangyari nang bumagsak itong tao? Then, the second picture na nakita rin natin at napag-aralan na rin natin ito ng konti, before the fall, makikita nyo na talagang nakasunod ang tao, ang buong pagkatao, spirit, soul, and body ay sumusunod sa Diyos. Makita nyo ang arrow doon is directed sa Diyos, meaning nandoon sila sa tinatawag relative perfection, Adam before the fall. Ang espiritu ang siyang pinuno, ang kaluluwa ay steward lang, at ang katawan ay servant, meaning sunod-sunuran yung katawan kung anong gusto ng espiritu. And in that perfect or relative perfectness, mga kapatid, you know, wala sila ng kasalanan, wala doon ng mga kalungkutan, wala ng katakot, wala doon, wala ng pagka-corrupt ang kanilang katawan. But after the fall, ito pang nangyari, after the fall, makita nyo sa picture, medyo baliktad na. Ha? Bali ang sinusunod ng tao, ang sanlibutan, ang diablo, at ang kanyang sarili, ang kanyang laman. So, makita niyo yung direction doon, the devil, the world, and the flesh. At ang namumuno na dito ay ang katawan. Eh, grabe. Of course, sa pagdidesisyon ng kaluluwa. Kasi nandoon ang decision making sa kaluluwa. So, ang espiritu ay servant dito. Kawawa naman. Di po ba? So, ngayon, tingnan po natin ang espiritu ng tao after the fall. Ano ba ang nangyari sa espiritu ng tao nang magkasala si Adan? At siyempre, tayong mga sumunod kay Adan, tayong mga lahi ni Adan, ganun din ang nangyari sa atin. Ano ba ang nangyari sa ating espiritu after the fall? Ang espiritu ni Adan ay namatay. Okay? Namatay. Anong ibig sabihin ng namatay? Now, kung naalala niyo mga kapatid, doon sa Genesis chapter 2, 16 and 17, okay, mababasa ninyo dyan, na nag-utos ang Panginoon sa tao, na sabi niya, ang lahat ng bunga ng kahoy dito sa garden ay maaari niyong kainin. Libre yan. Maaari niyong kainin. And of course, napag-aralan natin, that includes the tree or the fruit of the tree of the knowledge, or rather the fruit of the tree of life. Pwede nilang kainin yun, di ba? Subalit yung tree of the knowledge of good and evil, hindi nila pwedeng kainin yun. Eh, yun ang kinain nila. Ang bawal yun ang kinain nila. Ang hindi bawal, hindi nila kinain. So, ang sabi ng Panginoon doon sa kanila, in the day that you eat of it,
you shall surely die. Grabe, tingnan po ninyo yan, ha? Sa araw na yaon na kumain kayo nitong bunga ng kahoy ng pakaalam sa masama at mabuti, sa araw na yaon, kayo ay mamamatay. Anong ibig sabihin nito? Kasi nakita natin, hindi naman agad-agad na namatay talaga si Adan at si Eva. In fact, nag-edad pa sila ng, o si Adan, ng 930 years. Ano ang namatay dito? Ang espiritu ni Adan. Yun. At anong ibig sabihin ng kamatayan, mga kapatid? Ha? Nawala na bang espiritu? Oh, nawala na ba yon? Wala na ba ng espiritu si Adan after that? No, it's not. Kundi tumigil lang, tumigil lang ang pakikipag communicate niya sa Diyos. Ang kamatayan kasi, mga kapatid, sa biblical aspect, death is the cessation of communication with environment. Ibig sabihin, dati may komunikasyon ang tao sa Diyos. Direct communication. Kaya nga nakikipag-usap ang Diyos direct kay Adan at sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Subalit nang magkasala ang tao, ang espiritu ng tao ay nawala ang komunikasyon o naputol ang komunikasyon sa Diyos. Yun po, mga kapatid, ang problema. At malaking problema po ito. Maliban pa doon, ang espiritu ni Adan, ito, the spirit of Adam as well as the spirit of all his descendants fell under the oppression of the soul. Anong ibig sabihin nito? Ang espiritu ni Adan ay bali naging alipin ng kaluluwa. Kaya nga doon, nakita natin serbanta doon sa picture baga. The spirit of Adam, kasama na rin ang mga espiritu ng mga descendants, tayo po yun, naging alipin tayo ng ating sarili. Ang espiritu natin naging alipin ng ating kaluluwa, yung solical life. Hanggang, parang sunod-sunura na lang, it gradually merged with the soul. Okay? Na parang ang espiritu at ang kaluluwa ay parang isa na lang. The two parts became closely united. Grabe ito, mga kapatid. Para bagang sa pag-conquer sa mga halimbawa bansa, totally na-conquer na, wala nang resistance at ang espiritu ng anong tao ay wala nang resistance sa kung anong gugustuhin ng kaluluwa. Yun po ang nangyari. At higit pa dyan, mga kapatid, dahil sa status na yun ay ang kaluluwa ng tao ay pwedeng dalhin ang espiritu natin doon sa tinatawag psychic world. Okay? While they are intimately knit, they plunge man into a psychic world. Anong ibig sabihin ng psychic world? Ha? Psychic, siguro ko napapakinggan ninyo ang psychic na tinatawag. Ha? Kung naalala niyo si David Blaine, ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. At sabi ng mga nag-comment yon, si David Blaine ay psychic person. Ibig sabihin, ng psychic world, mga kapatid, lying outside the sphere of physical science or knowledge, sensitive to non-physical or supernatural forces and influences. Ibig sabihin, sa labas ng nakikita natin ng, sa pamamagitan ng ating physical eyes, may mga tao na mayroong parang tinatawag third eye at nakikita nila ang spirit world. Nako, kaya pala may mga tao na nagsabi nakakita siya ng espiritu na ganito, nakakita siya ng demon, nakakita siya ng duwende, and so on and so forth. Di ba? So, ito ang tinatawag psychic world. Lying outside the sphere of physical science or knowledge. Then, ito ang tao nagkaroon ng sensitivity to non-physical or supernatural forces and influences. Dito mayroong mga tinatawag sa the science of phenomenology, na kung saan ini-explain po doon ang mga pangyayari
Bakit may tao na nakakapag-travel, yung tawag astral travel, oo, from one place to another place. Uy, delikado po yun, mga kapatid. Ha? Delikado po yun. Now, ito pa. Sometimes, the spirit of a fallen man can even be stronger than his soul or body. Nako, ito ang mas dangerous. Sa pamamagitan ng pagdala ng kaluluwa doon sa psychic world, meaning nagdesisyon ang kaluluwa at nag-decide siya na makipag-engage siya doon sa psychic world, sa spirit world. Ang espiritu ng tao ay maaaring maging mas malakas pa sa kaluluwa in such a way na ang espiritu ng tao na pinananahana na ng evil spirits at maging ni Satanas ay maaring ganyan po ang mangyari. Then, ito na ang tinatawag nating mga espiritista. Espiritista. Usually, lahat ng mga espiritista, sila po ay mga demonic persons. Meaning, they are demon possessed. Hindi ko po kayo kalaban kung nakikinig po kayo sa akin. But I'm trying to tell you the truth, mga sorcerer. Ha? Itong gumagamit ng mga magic-magic kuno. Minsan ang iba niya nagdodroga pa. Galing sa salita na droga itong sorcery. Palm readers ng huhula. At itong mga witches. Itong mga nakakabasa ng isip ng tao kuno. Ha? At itong nakakapag-usap, nagagawang makipag-usap sa mga patay. Naku, dangerous po yan. Kaya nga, hindi tayo natutuwa na may mga nakikita tayo sa Facebook na mga mananampalataya, mga mananampalataya, pero kinakausap ang mga namatay na nila na mga kamag-anak, namatay na, inilalagay sa Facebook na parang kausap nila doon. Oh, Papa, I miss you. Iwala na nga. Oo nga, na-miss mo nga yun. O kaya kinakausap. No, that is calling. Calling on the dead persons and that is prohibited by the Bible. Sabi sa Book of Leviticus. Okay? The point is, huwag nating dalhin ang ating sarili to the point that we can be influenced or oppressed by Satan. And of course, sa mga unbelievers na talagang, you know, they are in the spirit world and then they can be influenced by Satan, not only being oppressed by the demons, but they can be demon possessed. Now, I have several experiences on these things na may nakasalubong tayo, may naka-encuentro tayo mga demon possessed na mga tao. At talagang they are fully controlled by, you know, the demon spirit. Oh, na pagkatapos nga lumabas yung masamang espiritu, yung tao na yun, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Grabe. Ha? So ito pong nangyari sa kaluluwa at sa espiritu po natin. So ito na ngayon, what happened to the soul and body after the fall? Ano ang nangyari sa ating kaluluwa at sa ating katawan matapos ang pagbagsak ng tao? Of course, ang kaluluwa natin became independent of the spirit. Yun. Became independent. Ibig sabihin nito, hindi na niya susundin at wala na siyang karapatan na sundin itong espiritu. In fact, naging baliktad nga ang espiritu ay naging alipin na ng kaluluwa. Diba? At kung anong kagustuhan ng katawan, doon baga sa picture na nakita natin, kung anong kagustuhan ng katawan, then yun ang sinusunod. Of course, itong sinasabing kagustuhan ng katawan, it is through the lust and passions na ipinapasok doon sa isipan ng tao, pinaprocess din yun ng isip ng tao, and then ng emotion ng tao, and then nagdidesisyon ang kaluluwa. So, pag-aaralan natin ito ng husto when we touch about our emotions, our mind. Okay? Pag-aaralan natin yun. So, obeying its lust and passions, everything is done according to the dictates of the mind and passion. Ibig sabihin, ang nagkukontrol lang ngayon ang kaluluwa at kung anong gusto nito,
na naaayon sa kagustuhan ng katawan. Yun ang nasusunod. So bali, parang ang busing na ngayon ay itong katawan, sunod-sunuran, steward pa rin yung kaluluwa, siya bali ang medium na nagde-decide, and then alipin na itong espiritu. Yan po ang katayuan ng taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa naipanganak na muli. Kaya, ang sabi ng Biblia, ito pong sabi ng salita ng Diyos tungkol sa ating isipan. Ano ang nangyari sa ating isipan? What becomes of the mind? Sabi ng Romans 1:28, naging reprobate ang ating mga isipan. Anong ibig sabihin nito? Reprobate. Ha? Itinakwil. Sabi ng ibang translation, napakasama. Napakasama. Oo, talagang itong tinatawag hellish. Parang sa diablo na pag-isip o sa impyerno na pag-isip. Reprobate. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Verse 28 ng Romans chapter 1. Sige po, basahin po natin. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. So, of course, na-detalye po natin ito doon sa series natin sa Book of Romans. Maganda na bisitahin din ninyo yun sa YouTube channel natin, Radmer LNT. Doon, may series on the Book of Romans at na-discuss natin ito. Na ang tao, dati nang may pre-knowledge about the existence of God, sa pamamagitan ng creation, talagang ang mind niya makakaperceive na talagang mayroong supernatural being. Pero kahit na alam niya na ganito nga, mayroong supernatural being, nagsamba pa rin siya sa Diyos-Diyosan. Dahil nga, sabi ng Panginoon, ayaw nila ng knowledge na yon na mula sa Diyos. So, tinulutan, God gave them over to a reprobate mind. Pag-iisip na walang prinsipyo, pag-iisip na masama, pag-iisip na contrary sa sinasabi ng Diyos. Mahirap po yun, mga kapatid. Kaya nakakita tayo ng mga tao, istoryahan mo tungkol sa Bible, ayaw, pero istoryahan mo tungkol sa mga kabastusan, gustong-gusto. Di ba? Reprobate mind. Another thing is enmity against God. Romans chapter 8, verse 7, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sabayan po ninyo ako, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ano itong carnal mind? Itong fleshly mind, itong isip na nandyan sa ating kaluluwa. Ha? Yung tinatawag nating mind or the psycho. Itong mind natin, kalaban daw nito, natural na kalaban nito ang Diyos. Hindi kailanman ito magpapasakop sa batas ng Diyos. Ha? Sa mga susunod, pag-aral natin ito, ha? How to, you know, how to discern it and how to overcome being or how to free ourselves as captive of our soul. Captive of the mind per se. So, pag-aral natin yon, the carnal mind is enmity against God. Another thing, mga kapatid, sabi ng Biblia, blinded by Satan ang ating isipan. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ito po ang sabi. In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not. Sino itong God of this world? Small letter, baga na God yan. Sino yon? Si Satanas yun, mga kapatid. Na kung saan daw, ang mga taong hindi mananampalataya ng tunay na Kristo, bulag ang kanilang mga isipan. Hindi nila makita ang liwanag ng katotohanan. Example, di ba? Alam naman natin, for example, na iisa lang ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo, iisa lang ang sumigaw doon, tapos na, bayad na ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi ito maunawaan ng tao. Isa lang ang nagbayad ng kanilang kasalanan at alam na alam nila
na itong nagbayad ay Diyos na maaari silang direkta lalapit katulad ng magnanakaw sa cross, pero may nilalapitan pa na iba, lumalapit sa mga santo-santa. So, very illogical eh, kung titingnan mo. Pero bakit maraming tao ang ganyan? Ah, nadayaan ng Diablo sa pamamagitan ng reliyon, kung anong nakagisnan, yun na lang. Eh mga kapatid, mali po yun. Huwag tayo magpatuloy sa paging bulag spiritually sapagkat mayroon na ng liwanag ng Ebanghelyo na maaring sumikat po sa ating mga puso upang makilala natin ang tunay at buhay na Diyos. Okay? So maraming tao ang blinded talaga. Gumawa siya ng kahoy o bali nagputol siya ng kahoy, kinuha niya yung matigas na parte, ginawa niyang ribulto, nililok niya ng medyo matangos ang ilong, nilagay niya sa mesa niya, tapos talaga binarnishan yun, nilagyan ng ano ng kandila, at lumuhod siya doon, at sabi niya, "O Diyos na lumikha sa akin." Hindi ba foolishness yun? Ikaw ang gumawa noon eh, tapos tatawagin mong Diyos na lumikha sa'yo. And that is the result of a blinded mind, mga kapatid. Now, hindi ko po kayo kalaban. Ah, makinig po kayo kung ginagawa po ninyo yan ngayon. Ah, hindi ko po kayo kalaban. Sinasabihan ko po kayo, binulag kayo ni Satanas ang inyong mga isipan. Dapat magpatuloy kayong makinig at manood ng mga ganitong program na direkta ipinapahayag sa inyong salita ng Diyos. Upang baka sakali sumikat ang glorious na liwanag ng Ebanghelyo sa inyong mga puso. Sabi dito ng verse na ito, "In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." What is the light of the glorious gospel of Christ? Ano ba ito? Tungkol ito sa great person, the greatest person who ever lived, the greatest person who did come on earth, the greatest person who offered himself as the only solution for our sins. At sino yun? Walang iba ang Kristo ng Biblia. Diyos na nagkatawang tao, umibig sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat na ibigin. At sa hindi natin maintindihang pag-ibig, sa halip na tayo ang patayin, sa halip na tayong hatulan dahil tayo nga ang nagkasala, siya pong hinatulan doon sa krus ng Kalbaryo. At matapos tanggapin niya ang kaparusahan na nararapat sana sa atin, sumigaw siya, "It is finished! Tapos na!" Mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang Ebanghelyo. May Kristo na Diyos na nagkatawang tao, tapos na binayaran ang ating mga kasalanan. Siya po'y inilibing, tunay nga na namatay, subalit, nabuhay siya muli, at buhay na buhay siya ngayon, handang magligtas sa iyo, handang magpatawad sa iyo, kung magpapakumbaba ka lang sa kanyang harapan. Na magsabi ka, "Panginoon, hindi pala reliyon ang kailangan ko, kundi ikaw, ikaw lang, dahil ikaw lang ang nagbayad ng aking kasalanan." Doon, una sumisikat ang liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. It is grace, biyaya. At ang biyaya ay nakadisenyo para sa mga nagpapakumbaba. Sa mga taong hambog, magsabi, "Oh, dito na ako nagising, dito na ako mamamatay. Ito ang tinuro sa akin ng aking mga magulang. Kami ang mas malaking reliyon." Mga kapatid, hindi mo maintindihan ang Ebanghelyo kung ganyan ka, mga kaibigan. Don't remain as blind dahil mayroon ng liwanag. So, Ephesians 2:1 and 2, ito pa, nagpapaliwanag sa atin. Nahawak tayo ng Diablo. Sige po, sabihin ninyo ako. "And you has he quickened," ang mga sinulatan dito, mga mananampalataya na dating patay, spiritually, walang komunikasyon sa Diyos, subalit ipinanganak na muli, nabuhay na magbali. "And you has he quickened who were dead in trespasses and sin, wherein in time past, noong mga nakaraan, you walk according to the course of this world." Yun niya sinasabi ko sa inyo. Sunod-sunuran tayo kung anong style lang sanlibutan. "According to the prince of the power of the air." Sino yun? Yung Satanas. "The spirit that now works in the children of disobedience." Pagdating mo sa verse 3, "Among whom also we all had our conduct, conversation,
ang pamumuhay natin in times past, katulad ko noon, in the lust of our flesh, kung anong kagustuhan ng laman, sunod-sunuran tayo. So yun nga, nakita nyo ka sa drawing kanina. The devil, the world, and the flesh, kung anong kagustuhan noon, yun ang sinusunod natin. The flesh and of the mind. Anong ibig sabihin nito? Alipin nga tayo. The person dwelling in that body is now the servant of the body. And we're by nature the children of wrath, even as others. Dahil dito, anak tayo ng kagalitan. Galit ang Diyos dahil sa ating kasalanan. And now, mga kapatid, we come to the remedy. Alam po ninyo, kung puputulin kitong preaching doon lang sa talagang galit ang Diyos dahil sa ating kasalanan, then akala nyo wala na ng pag-asa. Pero mayroon po, ang ebanghelyo na sinasabi ko kanina, kung ipinapahayag po ito sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ipinapakilala dito ang tunay na Kristo, hindi lang pangalan, hindi yung Kristo na palaging nakapako sa cross, hindi yung Kristo na tao lang, kundi ang tunay na Kristo. At ito ay ipinag-highlight ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Natapos na. Kaya nga, libre ang kaligtasan. Kung ito ipinapahayag na malinaw sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, then, pag dumating ito sa isipan ng tao, then, ang Banal na Espiritu nagtatrabaho sa kanyang emotion, kinokonvict siya, at nakarating siya doon sa tinatawag nating threshold of decision na makapag-decide siya na magsisi ng kanyang kasalanan at sumampalataya sa tunay na Kristo. Doon mangyayari ang tinatawag born again, regeneration, kapanganakang muli. Sa mga susunod araw, we will study that. Okay po? So, 2 Corinthians chapter 4, verse 5. Sige po. Anong sabi po dito? For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Maliwanag po yan. Hindi ipinapahayag ni Apostol Pablo ni ng mga kasama niya ang kanilang sarili. Meaning, hindi self-centered preaching. Hindi ang ibinibida ang church o ang iglesia o ang organisasyon. Hindi ang ibinibida ang sarili niya na magaling siya. No. Ang ibinibida, walang iba kundi ang Kristo Jesus na Panginoon na siyang namatay para sa ating mga kasalanan. Kung magkagayon, ito ang mangyayari. Verse 6, For God, who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts to give the light of the gospel or to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Anong ibig sabihin nito? Pag ipinahayag po ang ebanghelyo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu with all the clarity and emphasis on the person and work of Jesus Christ, then the Holy Spirit works in such a way that the blinded mind ng tao, pinapasok yan ng liwanag ng ebanghelyo. At sisikat doon ang liwanag. Makikita ng tao ang kanyang kalagayan na, ay oo nga, ito nga ako, masama ako. Wala pala akong magagawa. Ito pala ang kalagayan ko sa harapan ng Diyos. And then makikita rin niya ang magnanimous love of God. Ganito ako, napakasama ako, pero minahal pa rin ako ng Diyos na ito. Grabe ito, binayaran niya aking kasalanan. That is the light of the knowledge of the glory of God. Ngayon, ang tao ngayon, pag tinamaan na ang kanyang emotion, meaning yung tinatawag prick in the heart, cut in the heart, dahil nakarinig ng ebanghelyo, then makakapag-decide ng tao. Kung magpapatuloy siya, sabi niya, oo, tama nga ito, totoo ito, pero ayaw ko nito. Kasi kung magtutunay ako kay Jesus, baka kontrahin ako ng tao, then mapapahamak siya. Bakit? In spite of the light of the gospel na nandoon, nakikita na niya ang liwanag noon, pero inaayawan niya, makinig kayo ng maigi, dangerous po yun. Pero ang tao na mag-embrace nitong
liwanag na ito, the truth of the gospel, then ito ang maliligtas. Ito ang simple explanation ng tinatawag faith, mga kapatid. I call it man's response. John chapter 3 verse 19 hanggang 21. Dito tayo magtatapos. Sige po, basahin natin. And this is the condemnation, that light is come into the world. Okay, totoo yan. Light has come into the world. Sino yon? Si Jesus Christ. The preaching of the gospel of Christ serves as the light, okay, na dumating, is come into the world. And men love darkness rather than light. Ito ang mahirap. Nakita nila ang liwanag, pero ayaw nila sa liwanag because they love darkness. Bakit? Because their deeds are evil. Gusto silang magpatuloy sa kanilang kasalanan. Naku, dangerous po yan. It will harden your heart. Ha? It will harden your heart. Pero may mga nagdesisyon. Verse 20 and 21 sabi dito, for everyone who does evil hates the light, neither comes to the light, lest his deeds should be reproved. But he who does truth comes to the light, that his deeds may be made manifest that they are wrought in God. So makita nyo ang dalawang responses dito. Yung tao, nakakita ng liwanag, nakita niya ang katotohanan, patungkol sa kanyang sarili, patungkol sa Diyos na umibig sa kanya, pero ayaw niya. Mas gusto niya doon magpatuloy sa kadiliman. Nako, kawawa yun. Sana wag ganyan, kaibigan, ha? Pero yung tao na makita ng liwanag, then nakita niya, ito ang kailangan ko. Hindi pala reliyon, hindi ang mga santo-santa, kundi itong Jesus, the light of the world. At lumapit siya, buong pagsisisi, nanampalataya si he loves the light. Aha. He did not hate the light, but he loves the light. Then, ang taong ito ay pinapatawad, iniligtas ng Panginoon, at inaalis yung pagkabulag ng kanyang isipan. Mga kapatid, mga kaibigan, kumusta po kayo? Tandaan po ninyo, hindi biro-biro itong pinag-uusapan po natin. Yes, walang kakayahan ang tao na makaalis sa pagkaalipin ng Diablo, ng kasalanan, at ng kanyang sarili. Walang kakayahan tayo. Pero dumating ang may kakayahan, the Christ of the Bible, at in-offer niya ang freedom. Freedom from sin, freedom from the penalty of sin, and from the power of sin. Freedom from Satan and all his evils. It is free by faith on Christ. Ikaw ang magdidesisyon yan. So mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana makatulong po ito sa inyo. Ipagpapatuloy po natin ito. Ah, napakahalaga po nito. Sabihin ko po sa inyo, nakatulong po ito sa akin ng malaki. At sana makatulong din sa inyo. God bless us. Maraming salamat po.